Hello guys, nandito po tayo sa Bohol at kakapanood ko lang nung retirement video ni Pacquiao sa YouTube, no, sa Team Pacquiao channel. And kala ko hindi tayo magiging emotional pero naging emotional din tayo. Medyo tinablan din dahil sa mga hindi po nakakaalam, ano, ito pong Powcast Sports na channel. Nagsimula ito kay Pacquiao. Isa tayo sa na-inspired po ni Manny Pacman Pacquiao to be part of the vlogging or media industry in boxing at napamahal. In fact, kaya po tayo nandito sa Bohol because of boxing. Dahil po nagkaroon po ng promotion dito ang PMI Boxing Stable. I don't know, no? Naalala ko pa nung mga unang panahon, I was just watching Pacquiao during his heyday, kumbaga yung kanyang prime day. Sobrang saya ko. Sobrang yung mga kaibigan namin, mga kaibigan ko, nakikita-kita kami tuwing may Pacquiao. And now it's officially, kumbaga official na talaga na ano na, na retired na siya. I just couldn't thank him enough. I mean, sobrang pasalamat tayo dahil sa kay Pacquiao, naging ganito tayo din. I mean, it's syempre may ginawa din tayo but na-inspired tayo eh because of that spark. Because of the spark syempre na ginawa ni Pacquiao sa ating buhay, naging boxing fan tayo. I mean, kasi lagi ko naman sinasabi, hindi naman tayo boxing fan eh. Pacquiao fan dati. When I was young, basketball lang. So sobrang emotional sa akin yung pagka-official retirement. Although I was expecting, I was asking for it. Iningi ko mag-retire na siya kasi tatakbo siya, 'di ba? Tatakbo siya. But ngayong official na nag-retire na siya, parang shit, wala nang Pacquiao. Ano pa kaya iko-content ng mga natin? Ano ba pag-uusapan natin? I mean, sa totoo lang, yung story of boxing from the Philippines, laging may Pacquiao yan. Hindi nawawala si Pacquiao sa usapan. Laging may Pacquiao. So what's gonna happen now? Anyway, sinabi niya doon sa kanyang ano, sa kanyang video, no, suportahan naman natin yung bagong boxers. And that's exactly what we're doing naman. Sobrang heartfelt yung message. Sobrang heartfelt na off-cam, no? Habang pinapanood ko siya dito, ko siya pinanood kasi medyo na-busy tayo sa trabaho dito. Tsaka sa mga lakad-lakad. Nung pinanood ko siya, talagang pumatak din yung luha ko eh. I mean, sigurado kayo. Sigurado ako kung talagang fan kayo ni Pacquiao, pumatak din luha nyo. Yung nagpaalam na siya na isa to sa pinaka-mahirap na desisyon. Pinasalamatan niya sina of course sina Buboy, si Freddy Roche, Top Rank, lahat, mga daming pamilya ang pinasalamatan niya. Ako, it's my time to also thank you Manny Pacquiao for inspiring me to do Powcast, for inspiring me to do better, to inspiring me to kahit anong sabihin ng mga tao, kahit sino sabihin ng mga tao, na focus lang, na just be, keep motivating yourself. Na kaya mo yan, na to challenge yourself to do better each and every day. Dahil kay Pacquiao, kaya ako nandito. Dahil sa boxing, dahil sa sports, isa yan sa dahilan. And of course, hindi naman dahil dun lang eh. Naturuan din tayo ni Pacquiao na, yun nga, to keep improving, reinventing yourself. At syempre, magtulungan po, magtulungan. Isa sa si Pacquiao siguro sa pinaka masipag at matalungin na tao na kilala ko. I mean, na hindi ko siya close, no? Sa lahat ng boxers, no? Syempre, hindi naman tayo maaga nagsimula sa boxing world. Pacquiao, mahirap na mataas, mahirap makapasok sa loob, pero nakakapasok tayo kahit papano. Napagbibigyan tayo yung kanyang Team Pacquiao, si Sir David, yung mga trainers niya, sina Buboy, sina Coach Nonoy Neri. Sobrang ang babait niya mga yan. That naisip ko bigla, paano na kaya yung magkakaroon pa ba yan opportunity na magsama-sama yung grupo na yan, na makapunta ako doon sa Elorde Gym,
sa Jensen. Buti na lang nakapunta talaga ako sa Jensen. I mean, that's the last time that I will ever see Pacquiao as a boxer training for a fight. Sobrang emosyonal. Na nandito ako sa beach, lalong na mas nagiging emotional. Totoo po yan, hindi po yung background. Talagang nandito po tayo sa beach. Ito, oh. Sa Bohol po ito. I'm heading to Manila after this. Heading to Manila. I just wanted to say I love you, Manny Pacquiao. Nayakap ko si Manny, nakamayan ko, ang dami namin picture. There will never be another Manny Pacquiao. Wala na po. But certainly, I hope na marami pa rin maging kasing ma-inspired para maging superstar, para maging parang Pacquiao, pero there will never be another Manny Pacquiao. Saludo po ako sa inyo, sa lahat po ng mga supporters ko na nanonood hanggang ngayon, hanggang dito po, no? I hope we can give respect to Manny Pacman Pacquiao and let's honor him as a boxer and as a sportsman, as an athlete, as an inspirer na motivation na I'm sure na motivate kayo. Ganito gawin natin, ha? Let's talk about the things that Manny Pacquiao has inspired us. Yung mga bagay o kung ano man yan na dahil kay Pacquiao naging ganito ako, dahil kay Pacquiao nagkaroon ng Powcast Sports. And I will truly be thankful for the rest of my life na dahil kay Pacquiao I am where I am today, and I'm not stopping. Kung si Pacquiao, he's chasing for legacy, he's evolving. This is exactly what I wanna do, and that's because of Manny Pacman Pacquiao. Manny, you're now going to be in a different field, no? At least without boxing, no? I wish you all the best. You know, I might not be, or a lot of people may not be a fan of the next move because they say na yung ngayon politiko, mga mahirapan ka lang dyan because we care so much about you, but inapatunayan mo talaga sa amin, sa buong mundo na Manny Pacquiao still innovating, still looking for legacy as a person. At hopefully kung ano man yung gusto mong gawin at kung ano man yung gusto mo pang gawin at maging successful ka, you deserve all the blessings that you're getting right now. And I'm just so privileged and honored that I was able to see you box inside the ring. Nakanood din ako ng laban mo na sa Malaysia. Sobrang hindi ko makakalimutan. That's at least masasabi ko na I was there. I saw the legend. And now that the legend is stopping boxing and you've said goodbye to boxing, saludo pa rin ako sa'yo. Manny, thank you so much. Thank you. Guys, comment lang po kayo kung ano pong sabi nyo. Gagawa pa sana ako ng content dito, eh. Medyo nag-emotional na ako. Salamat po. Thank you, guys.